welcome dito sa Desan Charo. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective, your energy at this time. Emperor in reverse, Nine of Cups in reverse, ikaw ba itong Emperor in reverse na yan? Yes, it's you. Parang emotional ka, malambot ka ngayon, mahina, weak emotionally. Nadadala kasi emosyon mo. Hindi mo pigilan yung emosyon mo. Parang walang authority ba? Sasaktan. Yung ex mo, na naging body ng King of Wands, is someone na attractive, charming, good-looking. Mabubuo kayong dalawa. Pero kinakabahan siya, oh. Still, nakaantay pa rin to. Kung kailan na, siguro yung tamang panahon kung kailan siya kikilos. Pero parang nanan-review siya. Ano tong Nine of Cups in reverse dito? Meron kang winish na ano. Na mag-heal ka na. Na makalimutan mo na yan. Maka-move on ka na. Ma-let go mo na yan. King of Wands na yan. Hindi. Na maging defensive ka na sa King of Wands na yan. Na maging healed ka na. Let's see. Na maging healed ka na. Or ma-heal ka na. Yung ma-heal ka na sa heartbreak dito sa person na to. Na para bang kasama na yung makamove on ka. Parang ganun na nga eh. Na yung hindi mo na siya iniisip. Ganun. So see. Ay, hindi. Yung basta mag-heal ka na. Mag-heal ka na. Yun. Kasi defensive ka eh. Dahil gusto mong protekta lang ang sarili mo. Na mawalan ka na ng attraction sa kanya. Yung binaling mo. Hindi ka na ma-attract sa kanya. See? Nasa ganun, hindi ka na nag-antay sa kanya. Pero na sa sunod ay i-reject mo na siya. Once na nag-offer siya sa'yo, i-reject mo na. Pero hindi ka na attracted sa kanya. Ayan. Ano ang tungkol sa King of Wands na yan? Nag-overthink. Nag-aantay talaga siya'yo. May inaantay siya eh. Parang isip siya ng isip habang nag-aantay ng ano. Na mawala na yung pain, sakit.
yung pwedeng betrayal na ginagawa sa kanya. Nasa ganun ay makapag-decide na siya, hindi na siya mag-juggling, hindi na siya natitingga sa ganyan. At inantay niya yung ano yung mangyari, bakit nag-antay pa siya at nag-overthink. Hindi pa siya makapag-take ng action kasi ngayon, bakit? Kung ano man dahilan, ano yung inantay niya? Ano yung inantay niya? Yung lumayo yung nagre-restrict sa kanya kasi nga hindi nga siya makapag-take na action kasi may nagre-restrict sa kanya. Ayan o. Yung dahilan kung bakit hindi siya makapag-take na action, kung bakit hindi kayo makapag-umpisa ng new beginning kasi may nagre-restrict, may kumukontrol, may pumipigil sa kanya. Lumayo na yan. Ano ba yung kumukontrol sa King of Wands na yan? Yun ang inantay. Parang nakatali nga siya, tinatali siya na o makalayo na siya, o siya mismo yung makalayo dyan sa kung saan siya na-restrict, kung saan siya na tali, ganyan. Tali dyan. Magician in reverse. Para pa mga witches ito, guys. Injustice, unfair, and hindi naman to ano. Hindi naman to powerful, hindi naman to capable. Parang walang kapangyarihan na. Parang gano'n, no? Hindi na makapag-manifesto. Ayan. Kasi in reverse, eh. Ano yan? Wala na ng powers o yung itim na kapangyarihan. Hindi niya na mapagana yung mga kapangyarihan niya na makapang-control at makapang-harm. Mga gano'n ba? Tingnan natin. See? Wala na siyang powers. Baka tinanggal sa kanya. Ganyan yan eh. Tinatanggal yan. Pag busado. Tsaka hindi naman innate yan abilities. Yung mga itim na kapangyarihan. Hindi naman yan eh. At sabihin mo pang minana nila yan. Hindi yan inborn na ano, na gift. Hindi yan gift. Diba yung gift? Galing sa God yung gift. At hindi yan spiritual, pwedeng sabihin natin spiritual powers galing sa kadiliman. Mga ganun. Galing sa, mga pangyarihan ng ano yan eh, team. Diba? Yeah, galing sa kadiliman. So, yun ang gusto niya eh. O maybe a manipulative person na hindi na siya makapang-manipula, hindi na siya makapang-control, hindi na siya makapang-halit gamit yung manipulation niya, tactics, or yung pagmamanifest, o witchcraft, mga ganyan, hindi na siya makapang ano sa person, parang napusawan, o hindi na siya makagawa pa, o hindi niya na magamit yung gagamit niya dati, hindi niya na magagawa yung nagagawa niya dati, na capable siyang gawin. So, ibig sabihin, hindi niya na makukontrol tong person mo na to, ng King of Wands na yan, hindi niya na mapipigilan. So, see, magtatagumpay daw yan kasi hindi niya na makukontrol, hindi niya na mapipigilan yung King of Wands na yan na makapag-take ng action sa'yo and kung ano ba ano ang plan ng King of Wands na yan sa'yo para sa inyong dalawa. So hopefully ang magsama kayo, guys. It's in reverse talaga to eh. And what's with the Ace of Cups here in reverse? Ayun ang atake na kaaway na. Hindi na makapangbuhos ng negativity o kung ano man yung binubuhos niya. No? Ayan. Yun ang plano niya na mawala na yung nabubuhos ng negativity sa kanya. Fear or kung ano man na harm. Yung mga na humadlang ng ganyan. Aggressive na humadlang. Umaharang sa kanya papunta sa iyo na mag-take na action sa iyo. Nasa ganun na hindi siya makapag-take na action sa iyo. Yun ang gusto niya mawala na. Mga bumubuhos o yung mga umatake na yun. And so that you will be together na peaceful yung buhay ninyo at masaya kayo. Ayan.
You feel at home sa isa't isa. Sa ganun ay makapag-message na sa sayo. Wala nang humadlang. Wala nang humaharang. At, itong jealous na Empress in reverse na to, gusto niya din ma-destroy yan eh. Para bang, ano to? Yan ang humaharang. Yan ang maharang din. Empress in reverse. Someone na pretender, liar. Gusto niya ma-destroy yan. Oh, see? Kasi, yan ang papahirap sa koneksyon nyo. Dahil may gusto yung Empress in reverse kanino. Maybe sa'yo o sa kanya. Kung kaya hindi nag-commit. Kung kaya hindi naging long-term yung relationship nyo. Kung kaya walang commitment o hindi nagtuloy-tuloy yung relationship ninyo dahil dyan sa Empress in reverse na yan. Ano may gusto yung Empress in reverse sa person mo na yan? Sa King of Wands na yan. Tingnan natin. Oh, see? Siya yung bumubuhos. Gusto ng King of Wands na yan na ma-destroy na yan siya. Siya yung gumagawa ng mga witchcraft. Siya to, itong magician na yan, yung Empress in reverse na yan. Siya nga, tuloy-tuloy ang ginagawa niya. Ba't nakita niya yung King of Wands na yan, na person mo na nagkagusto siya? Nakita niya yan. Nakita niya daw yan at hindi na mawala sa isipan niya. Ano, gustuhan niya lang. Parang may ano ah. Ay naku, gustuhan niya lang. So, ano pang gusto sabihin sa'yo ng King of Wands na person mo? I wish I could take back my words. So, wini-wish niya na mabawi niya daw sana yung kung pwede niya lang mabawi yung sinabi niya. Pero hindi na kasi mababawi yung sinabi. Yung sinabi mo na yan. Kaya may bunga nga ngayon. Kaya kung hindi ka sinungaling, kung hindi naman siya sinungaling, kung ano yung binubugso ng emosyon niya, kung ano yung sinabi ng niya dahil sa emotion niya, nag-burst yung emotion niya. You can forgive your person and you can forget. Lalo na kung nagsisi naman yung person mo. Na-impluensya na yung person mo dahil sa mga nagawa sa kanya o may gumagawa nga sa kanya nito. Madalasan witchcraft to. Mga ganyan. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa aking channel, please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.